Mainit na balita mga kaboses ng masa, isa na namang mainit na usapin ang lumutang sa larangan ng politika. Mga generals ng militar ay nagpetition na para sipakin si Pangulong Kuting ng Norte Jr. at ang kanyang kalihim ng depensa na si Gibo Teodoro. Ayon sa mga ulat, ang petisyon ng mga generals ay bunga ng umano'y mga kapalpakang naganap sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Kabilang sa mga binanggit na isyu ay ang mga kontrobersyal na desisyon sa usapin ng seguridad at depensa ng bansa, pati na rin ang mabagal na pag-aksyon sa mga krisis na kinakaharap ng ating bansa. Ang mga generals ay nagsasabi na ang mga kamalian at kapabayaan na ito ay nadudulot ng panganib sa kaligtasan ng sambayanan. Samantala, nananatiling tahimik pa rin ang Malacanang ukol sa isyong ito. Ang mga taga-suporta ni Pangulong Marcos ay nananawagan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang malampasan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan hingil sa usaping ito. At heto nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay manatiling mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng mga bagong balita dito sa Boses ng Masa. Mayroon pa akong natanggap na text galing sa isang subscriber ko. Ganito, basahin ko ha. Sabi niya, General, Attorney Trexie read in her recent Luminous blog a letter of disgruntled active military personnel, among them top generals, for President Marcos demanding the resignation of DND Secretary Gibo. Have you seen this? Maybe not yet because you have not blogged on it. So, research ko agad mga blog ni Attorney Trexie kasi medyo alarming kung totoo na may sumulat disgruntled active military personnel, mga top generals, sumulat kay President Marcos. Hanap ako ng hanap, hindi ko mahanap. Kaya hindi pa ako makakomment. Paki-lagay sa comment section yung mga nakapanood kay Attorney Trexie yung sulat na ito ng active military personnel letter to the president na they are demanding for the resignation of Secretary Gibo Teodoro. Ano? Kaya hindi ko pa mahanap. Ang napanood ko ngayon, itong pinaka latest vlog ni Attorney Trexie, ang title, On the Road Again. Tapos meron siyang pinapasaringan na cabinet official about bidding ng mga equipments sa departamento ito na it means life and death, sabi niya. Medyo malalim ito, mahirap daw ikwento, sabi niya. Okay, dito lang muna ako mag-react itong blind item ni Attorney Trexie. Sino kayo itong cabinet official na pinapasaringan niya? Pakinggan natin si Attorney Trexie ha. So, itago muna natin yung government official that we're talking about here. Okay? Thank you kay Jeff Moore. Maraming salamat po sa inyo. So, mayroong isang government official who's already in the hot seat right now. Not because, not sa gobyerno, pero doon sa taong bayan because of some statements that he has made. Thank you kay Jeff Moore. It turns out na itong cabinet secretary na ito ay nakikinab sa bidding ng sarili niyang department, which unfortunately cannot call the shots on it. Pwede lang silang magpabid on the recommendation of yung rules dun sa bidding, kailangan merong mag-recommend. So dito, yung ni-recommend na we have a lot going for us. Historic charm, great bird watching. Para dun sa bidding, nung mga nakakaalam, yung mga sa
sa ilalim, dun sa technical working group, nagrekomenda yung kadihim naman, after natapos na yung bidding and everything, ngayon siya nakikialam. Ito yung problema. Dun sa kanyang pakikialam, nangangamoy corruption. Ngayon, alam natin, ordinaryo ito dito sa ano sa ating mga officials, pero ito medyo garapalan. Hmm. Kasi, ang recommendation para sa acquisitions na ito are matter of life and death. So, ito po involves equipment na bagong-bago dun, base dun sa recommendation ng technical working group. Pero, yung BAC, Bids and Awards Committee, ay nandun naman sa upper level, sa level banda ng secretary. Dun sa department mismo ng secretary. And, nade-deadlock sila. But these involve highly sensitive equipment that spells the difference between life and death of our, mga kawalik ng gobyerno dito. So, as the information comes in, actually, I have a lot of the information already. Triple verify ko na lang po. At titignan po natin kung magre-react yung kalihim dito. Kasi, medyo nakakaano na eh. How do you call this? It's a terrible thing. Kumbaga, masyadong garapalan, masyadong corrupt. Okay. Meanwhile, back at the ranch. So, okay, so nakaka-excite naman itong blind item na ito ni Attorney Trexia, no? Ako, may duda na ako. Sino yung kalihim na yun? Kailang ayoko rin pangalanan. Kayo, sino yung duda nyo yung kalihim na yun na nakikialam sa bidding ng equipments that it spells life and death, sabi niya. Eh mga ano ito, mga delikadong ano? Delikadong equipments. Kung life and death, panggera? Pwedeng panggera dahil life and death. O pwede rin sa hospital dahil life and death. Anyway, grabe no? Garapalan na corruption. Yun po ang tatak ng bagong Pilipinas ng Marcos Jr. Administration. Maalala ko yung survey ng Publicos Asia, itong second quarter. Talaga, napakababa na ang approval rating at trust rating ng presidente. 44% na lang ang approval, 33% ang trust rating. 2 taon pa lang sa pwesto, wala na, super baba na yan. Okay? So, na-find out ng Publicos Asia yung mga reasons why na dissatisfied ang mga respondents. So, top 3 reasons, isa na dyan, corruption. Isa dyan yung handling ng problema sa West Philippine Sea. Pinakamalaki pa rin yung inflation. So, dito muna tayo sa corruption. Talagang talamak ang corruption. And then, in fairness, kahit noon pa man, may corruption na. Kaya lang, ito ngayon is very, very pronounced. Ano? Marami akong sources na nagsasabi na yung mga pwesto, yung pwesto sa gobyerno, highest bidder, yung ma-appoint, it's not free. Kailangan mayroong padulas. Okay, so yun naman, connected na rin yun sa bagong libro na inilabas ni Attorney Vic. Na nung nandyan pa siya as executive secretary, they're trying their best to form a dream team yung
team good governance. Yun ang napag-usapan nila ni PBBM nung bagong panalo sila, bagong upo. Yeah. Let's form good governance team, cabinet, officially sa gobyerno. It all boils down to good governance. Eh, sabi daw ng Pangulo, for the sake of our children. Oh, ang ganda. Oh, kasi para sa ating mga anak, sabi ng Pangulo, oh, sabi ni Attorney Vic, eh, yes, may anak din ako para sa kinabukasan. Let's do it right. Yan, pinipili ngayon yung mga ano, pinipili yung mga i-appoint hanggang may nakialam. Sino yung pakialamera? Pakialamera, nakikialam mo, alam nyo na. Lam na lam. Yun yung sabi ni Senator Sugiri, na powers that be, na hindi siya sumunod sa powers that be. Sino? Alam nyo na. So, yun po. Masakit na katotohanan yung corruption sa gobyerno ngayon. Isa sa dahilan bakit maraming nadidissatisfied na Pilipino sa kasalukuyang administrasyon. Nandiyan na yan yung uncertainty sa West Philippine Sea dahil sa foreign policy na ang ganda ng sinasabi nung kampanyahan pa sa eleksyon na let's be friends to all, enemy to no one. Ah, ngayon, wala na. Kalaban na ang China, isang superpower. Then of course, yung inflation, yan ang sakit ng ulo ng administrasyon ito na although itong buwan ng June, bumaba, overall inflation bumaba. 3.9 noong May, naging 3.7% na lang. Itong June, kailan, ang pagkain tumataas. Eh, yun ang importante sa taong bayan, yung pagkain. So, food prices tumaas 6.1% noong May, naging 6.5% June. Lalo na karne, gulay. Halos na doble, 1.7 noong May, naging 3.4 June. So, inflation. Ayan. Sana matugunan ito at parang taong bayan, hindi naman kawawa yung mga nasa laylayan. So, hintay natin ang mangyayari dito sa blind item ni Attorney Trixie. Sino itong cabinet official na garapalan na ang korupsyon? Nakikialam sa bidding. At paki-comment naman, anong title yung blog ni Attorney Trixie? Kung saan binasa niya yung sulat ng disgruntled active military personnel na demanding for their resignation. O, naas na ang bandila natin, pula ang nakataas. Hindi ito biro. Ito, nangyari talaga. Ito pang post ng ano, yan o. Kawagayway, nakataas ang bandila natin, pula ang nasa taas. 10 hours ago, ipinost ng JMA Integrated News. So anong ibig sabihin? Ang gobyerno nagde-declare na na may gera na sa Pilipinas kasi nakataas na yung pulay. Okay, saang lugar ito? Okay, nakuha ang attention ng netizens. Ito na yung caption ng GMA. Nakuha ang attention ng netizens nang mag-viral ang isang larawan na baliktad na pagkakalagay ng watawat ng Pilipinas sa isang opisina ng gobyerno sa Cagayan de Oro City. Nako, dito pa pala sa aming lugar. Dito pala sa amin. Puntahan ko ngayon ito. Okay. Saan specific lugar sa Cagayan de Oro? Paliwanag ng Bureau of Local Government
Finance, Region 10. Isa itong honest mistake. Hindi umano na malayan ng isang kawani nila na baliktad ang pagkakalagay ng watawat at naayos na rin ito kalaunan ng ahensya. Okay, oh. Honest mistake lang daw. Kailang, inasa ko ang mga comments, ano daw, masamang pangitain ito. Basahin natin ang mga comments. Si Gerald Kevin, sabi niya, hindi pa handa ang sangkatauhan para sa giyera. Maraming bata, babae, matatanda, mga inosenteng walang malay ang madadamay sa tunggalian ng mga bansang malalakas. Wala namang tama o mali, walang panalo o talo. Ang talo sa labanan ay ang mga inosente. Sana naman matutunan ng lahat na mahalin ang isa't isa. God bless the Philippines. Correct. Kawawa ang mga bata, matatanda, inosente. Nagkukwentuhan kaming mag-asawa. Kwento niya ng World War II. Ang kanyang lolo, kawawa na tinorture ng mga Japanese soldiers. Bakit? Kasi yung lolo, mayroon siyang kabayong puti. Pinaghinalaan ng mga Hapon na kabayo ng mga Amerikano yun na ipinaalaga lang sa aming lolo. So, tinorture siya. Marami pa akong kwento na narinig noong World War II kung gaano kalupit ang mga Hapon na sumakop sa ating bansa. Millions of Filipinos died during World War II. Ang Manila, sa aking pagkakalam, is pangalawa sa pinaka-grabing destruction na nangyari noong World War II, pinakamatindi sa Russia, I think sa Stalingrad. So, badly devastated ang Pilipinas noong World War II. O ito pa kaya? Magkakagyera na naman? US versus China, parehas na world power, parehas na nuclear capable. Ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas? So, nakakaano talaga? Nakakarimarim. May nabasa akong comment. Just the thought of war, sabi niya, naawa ako sa aking mga anak, naawa ako sa aking mga relatives. Correct. Eh dapat, mag-ingat po tayo dito sa gera-gera na ito. Ito, honest mistake lang daw. Kaya lang itong nagsasabi, pangitain. Pag gobyerno nagkamali, honest mistake. Pero pag ang kababayan nagkamali, kaso kaagad. Ito, I don't know kung anong violation na ng flag code natin ito. Dapat. Yan. Nagbabadya na po ang digmaan. Hindi magandang pangitain yan, sabi ng isang nag-comment. Huwag naman, ipalayo tayo. Huwag na po sana maulit dahil kasabihan masamang pangitain yan. Huwag naman po sana. Amen. Diba? Pangitain tayong mga Pilipino. Mahilig sa superstition eh. Kung yan, makakita ka ng itim na pusa, malas daw yan, ano pa yun? Makakita ka ng paro-paro na itim, something itim. Ako, masamang pangitain. Yung comment. Minsan, parang ginagawa na natin libangan ang katangahan. yan, ito
declaration of war. Yan mga comments. Tama. Kasi tinas mo ang bandila, pula. Ay, hindi, gera na. Was it an honest mistake o destiny? Huwag naman sana. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, let's bind. We declare na walang mangyayaring gera dito sa Pilipinas. Hindi tayo madadamay sa gera ng US at saka China or Russia. So, yun po. Hala, huwag naman sana. Kung ganun lang rin, magpapanik na naman kami dito, mga taga-Palawan. Sadya man o hindi, the person must be made accountable for his action because it is against the law. Correct. Parang sahan nyo yan. Gobyerno kayo eh. Tapos ibabaliktad nyo ang bandila. Mayroon na nga nagpapanik dahil dyan na daw yung mga missiles. So, balik tayo. Yung missiles ng US na super lakas na missiles, ipinasok sa bansa. Gre-reklamo ang China at saka Russia. Oh, ngayon, sinabi, ipu-pull out. Kailan? September pa daw. Ang tagal pa nun. 2 buwan pa. E paano kung may mangyari within 2 months? Kasi, napakalakas ng missiles yun at nagre-reklamo pati na ang Russia. So, yun po ang consequences ng ating presidente, yung kanyang foreign policy na against the Constitution. Ang Constitution natin nakalagay doon na ang ating independent foreign policy natin should be friends to all and enemy to no one. Eh bakit ngayon? Grabing pagdikit niya alyansa sa Amerika at kinakalaban niya na ang China. Kaya naiipit po tayo. Eh dapat kaibiganin natin lahat. Ang problema, itong pakikipagkaibigan yung military alliance. Hindi po problema yung sigalot sa South China Sea or West Philippine Sea, yung mga islands. Hindi yung masyadong problema. Bakit? Kasi ang ating kapitbansa, ASEAN neighbors, Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam, meron din silang sigalot sa mga disputed islands sa Tendas Line. Kaya hindi naman, wala namang tension sa gera. Lalo ng Vietnam. Na noong una, pinalubog na ng China ang mga barko ng Vietnamese, namatayan ng Vietnamese more than 100 persons. Ngayon, tahimik na. Bakit? Dahil ang Vietnam, itong ating neighboring countries, kaibigan nila ang US, nakikipag-negosyo sa US, kailan hindi sila tuta, hindi nila military allied partners, hindi. Walang masyadong connection in terms of military. Tayo lang ang meron. Kaya yun po ang magnet. Yung pag-alyansa natin sa US in terms of military matters. Kaya doon nagagalit ang China. Sana ang ating foreign policy is, yeah, negosyo, negosyo. Yes, kailangan natin negosyo, kaibiganin ng lahat. Pagdating na sa ating depensa, oh, tayo lang. Let's build our own capability na hindi tayo maiipit dito sa 2 superpower. Okay. Anyway, balik tayo sa ano. Let's pray na itong masamang pangitain ito is mabreak. Hindi yan matutuloy. Let's pray. Walang gera na mangyayari sa ating bansa.
Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.